Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Sa ngala ng Ama, Anak, at Espiritu Santo, Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Mga kabatid, upang maging marapat ay sa banal na pagdiriwang, ianda natin ating mga sarili at pagsisiya ng mga nagawang pagkakasala. Naamin ko sa mga pangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayong lahat sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, pinangangatawanan mong manahan sa mga may loobing tapat at maasahan. Sa kagandahang loob mo, kami naway makapamuhay bilang mga mapalad na maging iyong tahanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Mapalad ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok. Sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng putong. Ito'y ang buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Huwag sabihin nino man kapag siya'y dumaranas ng pagsubok na tinutukso siya ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay hindi matutukso ng masama at hindi naman niya tinutukso ang sinuman. Natutukso ang tao kapag siya'y naakit at napatangay sa sariling pita. Kapag ang pita ay tumubo at nag-ugat, nagbubunga ito ng pagkakasala. Kapag lumala ang kasalanan, ito'y nagbubunga ng kamatayan. Huwag kayong padaya, mga kapatid kong minamahal. Bawat kaloob na mabuti at ganap ay buhat sa langit, mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa langit. Hindi siya nagbabago. Hindi niya tayo iniiwan o binabayaan man sa dilim. Niloob niyang tayo'y maging anak niya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan upang matangi tayo at maging higit sa lahat ng kanyang mga nilalang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang tumatanggap ng aral ng poong tapat. Mapalad ang tumatanggap ng aral ng poong tapat. Mapalad ang mga taong tumatanggap ng pangaral. Silang sayo'y tumatanggap ng turo sa kautosan, pagkat sila'y magdaranas ng saglit na ginhawa hanggang yaong masasamay mahulog sa hukay nila. Mapalad ang tumatanggap ng aral ng poong tapat. Ang lingkod ng Panginoon, hindi niya iiwanan. Yaong mga hirang niya'y
hindi niya tatalikdan. Mababalik sa matuwid ang ganap na katarungan, diwang ito ang susundin ng tapat ang pamumuhay. Mapalad ang tumatanggap ng aral ng puong tapat. Kapag aking nagunitang ang paako'y dumudulas, dahilan sa pag-ibig mo, O Diyos, ako'y tumatatag. Kung ako ay ginugulo ng maraming suliranin, ang wagas na pag-ibig mo ang sa aki umaaliw. Mapalad ang tumatanggap ng aral ng puong tapat. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Ang sa akin nagmamahal, tutupad sa aking aral, ama't ako'y mananahan. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumayin niyo po ang Panginoon at sumaiyo rin ang pagbasa sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nalimutan ang mga alagad na magdala ng tinapay at iisa lang ang kanilang tinapay sa bangka. Kaiingat kayo. Ilaga ninyo ang lebadura ng mga Pariseo at ang lebadura ni Herodes. Babala ni Jesus sa kanila. Nag-usap-usap ang mga alagad. Wala kasi tayong dalang tinapay, kaya niya sinabi iyon. Alam ito ni Jesus, kaya't sila'y tinanong niya, bakit inyo pinag-uusapan na kayo'y walang dalang tinapay? Hindi pa ba kayo nakababatid o nakakaunawa? Wala ba kayong mata? Wala ba kayong tainga? Nakalimutan na ba ninyong paghati-hatiin ko ang 5 tinapay para sa 5,000? Ilang ba kulang na puno ninyo sa mga lumabis na tinapay? 12 po, tugon nila. At nang paghati-hatiin ko ang 7 tinapay, para sa 4,000, ilang bakol na malalaki ang napuno ninyo? Tanong niya. 7 bakol po, tugon nila. At hindi pa rin ninyo naunawaan, wika niya. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maganda umaga po sa inyong lahat. May mga bahay na nakasulat, beware of dogs, mag-ingat sa aso. May mga taong pinaalalahanan tayo na laging mag-ingat. Huwag tayong padalos-dalos, huwag tayong ura-urada, huwag tayong nagmamadali. Dahil pag tayo padalos-dalos, ura-urada, nagmamadali, maaring tayo makalimot, maring tayo mapahamak, mari tayong magkamali. Ang Panginoon ngayon sa Ebanghelyo ay nagsabing mag-ingat. Pag sinabing mag-ingat, isipin mong mabuti ang gagawin mo. Pag sinabi natin mag-ingat, ibig sabihin ay huwag kang nagmamadali. Dahil baka mapahamak tayo. Baka mapahamak ka. Kaya kahit umalis sa bahay tayo,
minsan naririnig nating sinasabi sa atin ng magulang natin, mag-iingat sa lakad. Pag magdidesisyon tayo, ano sinasabi sa atin ng iba? Pag-isipan mong maigi. Huwag kang padalos-dalos, huwag kang ura-urada, huwag kang nagmamadali. Baka magkamali ka sa iyong pagmamadali. Huwag kang apurado, dahan-dahan ka lang. Ito ang samo sa atin ngayon ng Panginoong Yesus sa ating pagninilay sa umagang ito. Ang pag-iingat natin sa maraming bagay, ang pag-iingat natin sa sarili natin nang sa gayon hindi tayo magkamali. Mag-ingat para hindi tayo magkasala. Mag-ingat para hindi tayo madapa. Mag-ingat, at pag sinabi mag-ingat din, ang ibig sabihin ay titignan mo ang dinadaanan mo. Titignan mo ang mga taong masasagasaan mo. Titignan mo ang mga salitang bibitawan mo. Baka ito'y makasakit. Kaya ano hamon sa atin? Mag-ingat. Mag-ingat sa lahat ng gagawin nang hindi magkamali. Mag-ingat nang hindi tayo magkasala. Mag-ingat. Laging bilin ang Poong Jesus Nazareno sa atin sapagkat mahal tayo ng Poon. Pag mahal natin ang isa, pinag-iingat natin. Pero pag hindi nating mahal, ano sabi natin kuminsan? Bahala ka sa buhay mo. Pag mahal mo isang tao, dahan-dahan ka lang. Mag-ingat ka sa gagawin mo. Pag hindi mo gusto ang tao, ano sabi mo? Kasi Judas siya. Bahala siya. Ngayon, nagpapaalala ang Diyos. Baka tayo masilo ng kasalanan. Nagpapaalala siyang mag-ingat. Baka mamaya tayo magkamali, magkasala. At alam naman natin, kapag tayo nagkamali at nagkasala, kuminsan ito'y nakapagdadala ng kapahamakan sa atin. Sa ating ngayong paglapit sa Poong Jesus Nazareno, nagpapamalas siya ng pagmamahal. Dahan-dahan ka lang. Huwag kang nagmamadali sa buhay. Huwag kang ura-urada. Huwag kang padalos-dalos. Namnamin mo naman ang pagmamahal ko. Sabi ng Panginoong, mag-ingat kayo. Mag-ingat kayo sa mga maling pananaw ninyo. Mag-ingat kayo sa mga magdudulot ng kasalanan sa inyo. Damahin nyo ang pagmamahal ko. At ito ang magiging gabay natin kung kaya sa unang pagbasa, sa pagdahan-dahan natin, tinatawag tayo ni Apostol Santiago na maging matapat dahil ang katapatan ay bunga nang iniisip natin ang lahat nating gagawin. Pagpadalos-dalos tayo sa buhay, pabigla-bigla, pari tayong magkamali. Sa buhay pananampalataya, hinay-hinay lang. Hinay-hinay lang tayo sa buhay. Huwag kang apurado. Lahat matatapos din yan. Tingnan nyo sa karsada. Ang nagmamadali, madalas na aaksidente. Ang nagmamadali at ura-urada sa pagdadrive, pansinin nyo, nakakaaksidente. Ang dali-daling kumilos, minsan napapahamak. Ano ang sabi sa atin ngayon ng Panginoon? Dante, hinay-hinay lang. Huwag pabigla-bigla. Nagagalit ka? Hinay-hinay lang sa pagsasalita. Nagtatampo ka? Hinay-hinay lang sa paglayo. Pag-isipan mo muna ang mga gagawin mo. Kahit tayong mga may sakit, pinag-iingat tayo sa mga kinakain natin ng doktor. Pinag-ihinay-hinay tayo sa maraming bagay para humaba ang buhay natin. Maging tapat tayo sa Diyos, ahaba ang buhay natin. Maging tapat na dahan-dahan lang ang pagkilos natin. Iisipin natin ang mga gagawin natin para hindi tayo nagkakamali. Mahirap magkamali.
Maari ka masaktan at makasakit ka. Kaya dahan-dahan ang tawag sa atin ng Diyos. Sa buhay natin, minsan ninanais natin matapos kagad. Sa buhay natin, kuminsan gusto natin ang mga trabaho tapos kagad. Ang lahat ng trabaho na ura-urada ang gawa, pangit ang resulta. Ang mga trabahong hindi naman sinabi ng Diyos maging tamad tayo, ha? Dahan-dahan, hindi ibig sabihin ay yung tamad, ano tawag natin doon, yung petik-petik. Hindi tayo tinawag ng Diyos ng petik-petik. Ang gusto niya, iniisip natin ng maayos ang buhay at ginagawa natin. Mahal na poong Jesus Nazareno, tinuruan mo kami sa buhay na ito na namnamin ang lahat ng biyay at pagpapala mo. Hindi ka nag-aapura para kami magbago. Hindi ka nag-aapura para kami ay basta na lang gumawa sa buhay na ito. Ang Diyos mismo naghihintay lagi sa atin sa unti-unti nating paglapit sa Kanya. Oo, may mga taong bigla ang paglapit. Totoo yan. Immediate conversion kung tawagin. Pero sa kahit immediate conversion na yan, kailangan pa rin ng unti-unting pagkilala sa pananampalataya at sa Panginoon. Sa buhay natin ngayon, napakaraming pagkakamali ang maaari nating magawa. Ang daming kasalanan na kuminsan hindi natin alintana na nagkakasala na tayo. Dahil kuminsan hindi natin iniisip maigi. Mali na pala ang nagagawa natin, akala natin tama. Dahil hindi natin iniisip at lagi tayong nagmamadali. Mag-ingat tayo lagi sa lahat ng ginagawa natin. Huwag kang magmamadali sa buhay. Dahan-dahan lang ang hakbang. Makakarating ka rin sa dapat mong puntahan. Huwag mong pwersahin din ang mga mahal mo para sa mabilisang pagkilos. Dahan-dahan ang buhay. Hinay-hinay. Huwag kang kakain ng fried chicken na nilulunok mo kagad dahil hindi mo malalasahan ang sarap niya. Huwag ka rin kakain ng barbecue na tutusok mo lahat sa bibig mo. Anong gagawin mo? Kagat ka lang. Dahan-dahan. Namnamin mo. Kaya nga pag nagluluto si nanay, di ba? Ano ang sinasabi? Tikman mo nga. Sinabi ba ng nanay mo, lunukin mo nga lahat. Di ba titikman mo? At sa dahan-dahan na tikim, nakikita mo ang kulang. Kulang ng asin, kulang ng asim, kulang sa timpla. Kaya nagagawa mo ang dapat gawin. Yun din ang ibig ng Diyos sa buhay natin. Nang makita natin kung ano pa ang kulang, kung dahan-dahan tayo, kung ano pa yung magagawa natin para lalong sumarap ang buhay natin sa paglilingkod sa Kanya. Buhay na mainam, dahan-dahan, tikman mo ang buhay mo unti-unti, lasapin mo nang malaman mo kung ano ang kulang at lalo mo pang mapasarap ang iyong relasyon sa Diyos at relasyon sa kapwa. Dahan-dahan, huwag kang apurado. Mag-ingat ka lagi. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, natitipon tayo bilang sambayanan ng Diyos. Dalhin natin ang ating mga pangangailangan sa Ama. Panatag
ang ating kalooban at ay kanyang pagbibigyan. Ang itutugon po natin, maibiging Ama, akayin mo kami sa iyong pamamaraan. Maibiging Ama, akayin mo kami sa iyong pamamaraan. Ang ating mga pastol sa simbahan, naway italaga ng buong buo ang kanilang buhay sa pagpapahayag ng Ebanghelyo. Manalangin tayo. Maibiging Ama, akayin mo kami sa iyong pamamaraan. Ang mga magulang at guro, naway maging mga buhay na huwara ng pananampalataya sa mga taong nasa kanilang pag-aaruga. Manalangin tayo. Maibiging Ama, akayin mo kami sa iyong pamamaraan. Tayong lahat, naway maibigay ang lahat ng ating makakaya para gawin ang nararapat at nawa ang salita ng Diyos ang siyang magbigay sa atin ng lakas. Manalangin tayo. Maibiging Ama, akayin mo kami sa iyong pamamaraan. Tayong lahat, naway magpakita ng malasakit sa mga matatanda, mga nalulumbay at mga may sakit, manalangin tayo. Maibiging Ama, akayin mo kami sa iyong pamamaraan. Tumahimik po tayo sumandali, buong taimtim nating ilapit sa Diyos. Sa Poong Jesus Nazareno, ang ating mga kahilingan, lalong-lalo na ang kagalingan na mga may karamdaman. Makalangit na Ama, palalimin mo ang aming pananampalataya upang lumago kami sa iyong pag-ibig at laging makapaglingkod sa iyo ng may mapagbigay at malinis na puso. Niling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Ito alak at tinapay ay handog sa iyo, Ama. Ito'y bunga na aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayan, tanggapin iyong basbasan, nang sa amin maging tunay na katawa't dugo ng iyong anak. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, kami naway dalisayin at panibaguhin ang aming gaganaping paghahain. Kami naway itaguyod ng gagawin naming ito sa pagnanais naming sundin ang loob mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na kay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mo ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang may daragdag. Sa kadakilaan sa iyo ay likas,
sa pagpupuri namin, ang nakikinabang ay kami riyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, imbanal ang mga kaloob na ito, pampara sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob maging handog, nawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Hindi naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli ganyan ang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggan tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Pagbungin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagamatay at muling pagabuhay na iyong anak. Kay dinalay namin sa iyon tinapay na nagbibigay buhay, parang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa at ni Jose naming Obispo at Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay. May pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuliin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhing Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa na mga apostol ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili na nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, pahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumaas sa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulot sa tukso
Adi-adiya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami, adiya, sa lahat ng masama. Pagalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan, padilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan at pag-ibig na mahal na pong Jesus Nazareno, nawa ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo't magangad ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsulod po ang lahat. Mga kapatid, si Kristo ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong tinawag sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Nauingatan tayong lahat ng katawan at dugo ni Kristo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig, bago umalis sa harapan ng pari o lay minister, sumunod po tayo. Maraming salamat po. Kahit di malinaw yung patutunghan, kahit di matanaw ang kinabukasan, wag mangamba, lagi kitang pangungunahan, magtiwala ako'y sundan. Lahat ng takot mo'y aking naranasan. Lahat ng hirap mo'y aking naraanan. Kailan ako di naasahan? Kailan kita pinabayaan? Magtiwala ako'y sundan. Huwag mangamba, huwag mabalisa, huwag mabahala. Saligalig, hindi kita padarakma. Manalig ka, magtiwala at mapayapa.
pag-ibig kong kalasag mo'y sapat na. Kahit di malino aking kalooban, o makitid ang pinatatahak kong daan, asahan mong kapayapa'y matatamo sa hantungan. Magtiwala ako'y sundan. Huwag mangamba, huwag mabalisa, huwag mabahala. Saligaling hindi kita padarakma. Manalik ka, magtiwala at mapayapa. Pag-ibig kong kalasag mo'y sapat na. Pag-ibig kong kalasag mo'y sapat na. Announcement, ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang ating mga ministry, mandated organization, HDN, at iba pang mga grupo o samahan ng ating simbahan sa ating unang Lenten Recollection. Ngayong February 13, Martes, sa ganap na ikapito ng gabi, dito po sa ating simbahan, ang ating tagapagsalita sa gabing ito ay si Reverend Father Jesus Madrid, ang ating pong parokyal vicar. Inihandog po ng simbahan ng Quiapo ang Nazareno medalyon. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Mabibili pa rin po ang ating official na imahe ng Jesus Nazareno. Ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos at ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Ang oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Huwebes at Sabado, 8 a.m. to 5 p.m. Kapag Biyernes at Linggo, 7 a.m. to 6:45 p.m. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinagsalo mo sa banal na pakikinabang ay gawin mong laging manabik na pagsaluan ang kaloob mong ito sa aming ikabubuhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Paalala po, bukas po ay Ash Wednesday. Mas magandang ihanda natin ang ating pag-ibig at puso sa pamamagitan ng pagkukumpisal, paglapit sa Diyos, pagmamahal sa Diyos. Obligado po tayo bukas na magsimba, magtika, magsisi, magayuno, magsakripisyo bilang pakikisa natin sa paghihirap ng Poong Jesus Nazareno.
Paalala po yan para sa atin bukas, Ash Wednesday. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan na iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng dakila at makapangyarihang Diyos, ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ating pagdiriwang, mayo po kayo sa biyaya at pagpapala ng mahal na pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.